barangay. Lahat ng Joy Pet and everything. Yeah. Ngayong Thursday morning. Welcome po sa Panbansang Tambayan sa inyong lahat na nakatutok po sa Net25 Free TV. Mwah! Yung ating po mga nag-share na agad-agad ng YouTube and Facebook Live, maraming salamat. At syempre, pakakawalan po ba namin ang mga nakikinig sa Radio Agila GCEZ 1062 Mega Manila. Good morning, my friend! Good morning! Good morning! Good morning, my friend! At syempre, sa lahat ng ating viewers at listeners, hayaan yung punuhin namin ng saya ang inyong umaga. Kaya naman, tara na at samahan nyo kaming batiin ang buong bansa. Umpisahan na natin sa Manabo Abra! Hey! Aba, Manabo Abra, hello po! Alam nyo ba na ang unang tumira riyag ay ang mga kababayan nating Tinggian na kilala rin bilang Itneg mula sa Mountain Province. Kilala po sila sa kanilang binakol style ng paghahabi. Oh. Aba, yun yun, yun sila. Oh. Ang ganda kayo ng kaninang mga habi riyag. Oo naman yung mga abel ganda, na riyag. No? Ang rich talaga ng yes, story ayan, din ng ating iba, mga kababayan. Ang ganda! Storya, oh. Beautiful! Wow! Beautiful! Naimbag Abigat Manabo Abra! Ang ganda yes. Nun! Siyempre, dadako po tayo sa Gihulngan! Negros! Oh, second. Negros Oriental! Negros Oriental! Ay, naku, eto ha! 130 kilometers po yan mula sa Dumaguete, mahal na mahal din nating lugar. No? Yung Gihulngan na yun, ang ganda! Ang ganda! Nako, makikita po rin dyan yung Tinakpan Hills na may pagkakahawig sa Chocolate Hills ng Bohol. Very nice. Tinataya pong nasa 237 ang mga burol dito na may sari-saring hugis at laki. Maayong buntag, Gihulngan, Negros Oriental! Ayan, Gihulngan, yuma, kita. Lipat naman tayo sa Tangub, Misamis Occidental! Nariyan po ang Horseshoe Lake kung saan pwede mag-water adventure from swimming to kayaking and boating to fishing. Aba, Gampia Gandao, Tangub, Misamis Occidental! Siyempre, masarap lumarga sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pero dahil Huwebes na umaga, malamang karamihan sa atin ay bumibiyahe na patungo sa trabaho o sa eskwela. Kaya alamin naman natin ang lagay ng ating mga lansangan kasama ang ating lively and lovely reyna ng kalsada, Miss Love Anyover! Thank you so much, my friend! Eto na! Naghanda na kayo? Nagbulsa na po kayo ng mga pasensya? Ha? Ha? At syempre, respeto sa kalsada, good job! Thank you so much! Eto na! Maraming salamat sa ating nag-iisang foodie at kuya ng bayan, Tony Pet Gaba. Thank you so much, my friend. Eto na, silipin na po natin ang sitwasyong pang-trapiko sa iba't ibang kalsada po dito sa Metro Manila. Maski po yung ating mga mabibilis sa kalsada, ang ating mga expressway, mabibilis sa kalsada talaga. Dito muna tayo sa North Luzon Expressway. Aba, unahin na po natin itong nasa kaliwang bahagi. Kung po yung nakaharap sa inyong mga TV monitors or mga monitors po ng inyong laptop or cellphone, ano, nasa kaliwa po yan. Ha? Makikita ho natin yung upper left, ang Balintawak Toll Plaza. Yung kanang bahagi pong ito no, ng mga lanes, yan ay patungo ng Metro Manila at kakikitaan pa rin ho natin ng napakagandang daloy ng trapiko. Pwede rin hong lumusot itong lane na ito tungo ng South Luzon Expressway naman. Yung kabilang bahaging lane, yung medyo malayo-layo rito, yan ho ay patungo ng norte. Babaho tayo ng konti
Dito tayo ng sa May Kawayan, ha? May Kawayan. Yung pong nasa right side ng inyong monitor. Ito, to, ha? Yan ho ay patungo ng Maynila or pa Metro Manila. At yung nasa left naman po ay patungo ng, yan po yung service road. Yung iba, makikita rin ho natin ibang service road yan sa kabila at magkabilang panig, no? Yan ho ay patungo naman ng Norte, kung kayo pupunta ng Pampanga, ng Baguio, ng Nueva Ecija, Tarlac, at kung saan-saan pa sa Norte. Yan, pwede-pwede yan. Maayos ho! Lahat ho, ang dali ng traffic ko, wala hong ka-problema. Okay! Dako ho tayo dito sa gitnang bahagi, ha, ng mga monitor na minomonitor natin. Live na live po ito. Ito po ang mapulang lupa sa Valenzuela! Woo! Napakaganda ho ng magkabilang lane. Yung pong right side ay patungo ng Norte. O, ito ay patungo ng Norte. Pero itong left side naman po ay patungo po ng Maynila. At kakikitaan, mas yung service road, ha? Tuloy-tuloy po at napakahaya, ha? Yung saya-saya ngayon ng ating mga motorista riyan. Baba tayo ng konti dito sa monitor ng Bukawi Toll Plaza. Okay? Left side po, itong nakikita nating left side, yan ho ay pa-north. Yung mga papasok po ng patungo ng Norte, napakaganda rin ho ng daloy ng traffic ko. At yung nasa kanang bahagi, itong mga ito, yan naman ho ay patungo ng Metro Manila or pwede rin ho patungo ng South Area. Napakaganda po ng daloy ng traffic ko. Wala kayong po problema, pati po ang service road, ha? Ang service road talaga naman, ha? Talaga namang maganda po ang inyong gagawing pagbiyahe ngayong umagang ito. Uy! Nakaharap na naman po ang ating camera sa ating napagandang sumisikat or nakasikat ng araw. Ano? Makikita ho natin. Ay, ganun din ha? Kung gaano po kaganda ang sikat ng araw natin, ay ganun din po kaganda ang magkabilang lane ng ating Mindanao Toll Plaza. Okay? Yung nasa kaliwa ho ay patungo ng Norte at nasa kanan naman ho ay patungo ng Metro Manila area. Pwede rin hong papasok ng Mindanao Avenue. Ang babang bahagi, okay? Dito naman po tayo sa San Fernando. Woo! Interchange! Ang ganda ng video, no? Parang naramdam mo yung lamig dyan sa area na yan. Na, pag sa video, nararamdaman na natin yung lamig. Malamig po ngayon, eh. Nagkakaroon po ng paglamig ngayon. So, parang ang Baguio ngayon, maganda rin yung pumunta. Lamig daw ko ngayon. Ay, naku, ang saya-saya. Wag muna, hindi pa po weekend. Thursday pa lang po. So, maganda ho ang, napansin nyo naman, maganda po ang lahat ng lanes ng ating dinako ngayong umagang ito. Okay, punta ho tayo ng Makati. As of 6:30 a.m. kanina, Along Paseo de Rojas, mula po Ayala Avenue hanggang Hill Puyat Avenue, light na light pa rin daw po ang magkabilang direksyon yan. Wala pa rin po problemahin. Of course, Webes ngayon. Uy, may number coding. Hindi po mawawala. Oh, mga plaka nagtatapos sa number 7 and 8. Uy, alam niyo naman, bawal pong buhay-buhay sa mga pangunahing lansangan sa pagitan po ng 7 a.m. to 10 a.m. Okay, pagpatak ng 10:01 hanggang 4:59. Ah, PM. Pwede, ha? Biyahe kayo, ganyan. Ha? 5 p.m. to 8 p.m. bawal po ulit. Ha? Basta ano muna kayo, rest muna kayo. Pero, mga nagtatapos sa number 7 and 8, bawal po kayo sa Makati. Ha? Wala pong ano doon. Wala pong window doon. Dapat ho ay sumunod po kayo. 7 a.m. to 7 p.m. hindi po pwedeng pumasok ang mga plakang nagtatapos ng 7 and 8. Okay, maliwanag po yan. Tandaan, lagi po tayong sumunod sa batas trapiko. Ganun ho talaga dapat. Dapat may disiplina po tayo. Lagi ho tayong may pasensya. Lagi ho tayong may respeto sa iba pang gumagamit ng ating mga kalsada. Let's share the road, everyone! Mag-ingat po kayo lagi, ha? Mula po sa kalsada! Aba, eto na. Punta naman tayo sa lagay ng panahon. Back to you, my friend! Thank you! Ang galing talaga ating si Lava Jovero. Pag-uusapan natin weather. Alam mo, itong ating kasama a bit under the weather, pero napaka-true. Isang trooper talaga. Professional na professional. Tingnan nyo naman, di ba? Walang ubo-ubo na o sipon-sipon dyan. Taas ang energy pa rin, di ba? Di ba? Yan si Lava Jovero. Thank you, Lava. Thank you, my friend. Ano ba mga plano nyo today? Maglabat, magpatayo ng labada? May mga lakad ba kayo bago gawin ang mga yan? Aba, alamin muna ang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Narito ang ating weather update mula sa Pag-asa. Good morning Happy po. Happy Thursday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja.
umiihip pa rin po sa ngayon ng northeast monsoon or amihan dito po sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas na siya nagdadala ng bahagyang malamig pa rin na temperatura lalo na sa madaling araw at mahinang ulan lalo na sa eastern portions. Samantala dito naman sa Mindanao, asahan pa rin po ang mga pag-ulan dulot ng shear line o yung linya kung saan nagtatagpo ang malamig na amihan at mainit na hangin galing Pacific Ocean. So kitang-kita dito sa ating animation, itong mga kulay orange at kulay pula na associated sa minsang malalakas na mga pag-ulan. Samantala, hanggang matapos ang weekend, wala pa rin po tayong inaasahang bagyo or low pressure area na papasok ng Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, asahan pa rin po ang mga mahihinang ulan dito sa May Cagayan Valley Region at Aurora Province. Dulot po yan ng northeast monsoon. Cloudy skies na sasamahan ng mga light rains at minsan katamtaman pagdating sa mga bulubundukin. Habang dito naman sa natitirang bahagi po ng Luzon, asahan pa rin yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan at mas madalas yung mga pag-uulan na mahihina lamang dito sa May Bicol Region and Quezon as well as ilang bahagi pa ng Cordillera Region. Sa Metro Manila, asahan pa rin po yung weather na halos katulad po yesterday, bahagyang maulap hanggang minsan maaraw naman ang kalangitan at mababa ang chance ng mga pag-ulan gayon din sa ilan pang bahagi po ng western section of Luzon. In terms of temperature, kapansin-pansin po ang mabababang temperatura lalo na sa madaling araw. Kung dito sa Baguio City, hanggang 12 degrees Celsius po yung minimum temperature. Habang dito sa Metro Manila, as of 2 in the morning, nasa 21 degrees Celsius, posible pa itong bumaba hanggang mamayang alas 7 ng umaga. Ilan lugar pa sa Chislawag, nasa 19 degrees Celsius, gayon din ang Tagaytay, minimum temperatures po yan. Habang sa Tagigaraw, pinakamababa ang 20 degrees Celsius. Sa ating at makipag-coordinate sa ating local disaster risk reduction and management offices. Habang dito naman po sa May Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region and Soxsogdien, bahagyang maulap at minsang maaraw naman sa umaga, sumisilip-silip, habang pagsapit naman po ng hapon hanggang sa gabi, mas madalas ang maulap na kalangitan at mga pulupulong ulan dulot ng localized thunderstorms. Pagdating po sa temperatura, kung dito sa May Visayas, hindi masyadong malamig pero hindi rin kainitan. Hindi hihigit sa 30 degrees Celsius yung ating maximum temperature sa tanghali. At dito naman sa May parteng Mindanao, pinakamainit pa rin. Dito sa May Western Section, kabilang ng Zamboanga City, Cotabato, and Jensan, hanggang 32 degrees Celsius. Nice! Sir Benison ng DOST Pag-asa. Sir Benison Estareja, ang ating meteorologist mula sa Pag-asa. Bisitahin po nila po natin ang kanilang official website, pagasa.dost.gov.ph at ang kanilang Facebook page, DOST_Pag-asa para sa iba pang impormasyon tungkol sa lagay ng panahon. Ayan ha. Oh, traffic update, check! Okay. Weather update, check! Okay. Patikim lang po ang mga yan sa mga ihahain namin ngayong araw. Gamitin lang po ang hashtag LTE Throwback Thursday sa pag-share ng ating episode at pag comment. Yes! Bakit po ang hashtag natin ay LTE Throwback Thursday? Kasi di ba ngayon, binago na ng internet yung pamumuhay natin. Lahat online na, di ba? Pero today, babalikan natin yung mga dating diskarte sa buhay. Gaya ng pagpiprint ng mga litrato. Kasi ngayon, puro digital, nasa phone nyo na, di ba? Isisave nyo na sa album, pero nandun, di ba? Digital na lahat. Akalain mo yung camera mo ngayon, yung cellphone camera. Oo, diba? Yun na yun, lahat na yun. Video camera, di ba? Yung mga photos, syempre gusto nating mabalikan. Ano nga ba yung pwedeng gawin natin? Yung mga physical na album, ha, di ba? Na ginagawa natin dati, na wala sa social media, kundi talaga namang inaayos, pine-frame ng maganda. Ngayon kasi nakasave na sa hard drive, lahat, sa USB. Sa photo gallery nyo, di ba? Pero ang makakasama natin ngayong araw ay ibinabalik niya ang tradisyon ng photo printing. At hindi lamang yan, binibigyan niya pa ng bagong buhay ang mga litrato sa pamamagitan ng mga kakaibang picture frames. Yun no, pasok din po sa hashtag LTE Throwback Thursday. Itong panauhin natin magtuturo ng calligraphy. Ayan, cool. Gusto mo yan? Yes! Yung ibang mga kabataan dyan, nasanay na po mag-type sa phone at computer. Kumusta mo ang handwriting natin? Madali mo bang basahin o para kasi sinasabi nila ay kinalahing ng manok? Yung talagang, ha? Ano sinasabi mo? Di ba, Ale? Okay, madala. Oo, di ba? Tuturuan tayo ng isang calligraphist kung paano magsulat ng maganda at my style. Very good. Ito, talagang throwback ito, ha? Yung paghahabi ng dekamay. Tuloy pa rin siyang naghahabi para sa kanyang pangarap. I love that! Matalaga naman pong maraming po kayong aabangan this hashtag LTE Throwback Thursday. Kaya kung sa inyo, kapit, dito lang mo tayo. Manood na po tayo ng Love, Tony Beth, and Elbrus!
Si Lola May na passionista, loves ko kahit ang tapang niya. Forever loves din kita, naligo ka na ba? Si Ever for me, at si May forever. Alam niyo na ba ang mangyayari sa barkadang minahal niyo na? Isa sa kanila, may mamahaling iba. Yolo Pascual po, ang inyong aabangan sa Goodwill Season 3, 4 PM sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Yung last will and testament na sinasabi mo. Akin, napasahin natin. Kailangan yung magkakapatid na mag-stay dito sa bahay niya hanggang sa matupad ninyo ang lahat ng habilin niya. Wala nang umigusto sa mga niluluto mo kasi hindi naman masara. Oy! Excuse me! Tigil nga kayo! Kaldero lang ipupag ko sa ulo niya yan! Kailangan ko ang pera kaya kailangan mo magbayad ng utang mo. Brief mo ba to? Ano masama? Abay, kumunti ko na itong makuha kanina para ipuna sa mukha ko. Yun lang naman ang masama. Parang gusto kong hatiin itong bahay. At walang tatawid sa linya na yon. Okay. Oh, malinaw. Malinaw. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Love 25. Siyempre naman, nakatutok pa rin po kayo sa Love to Repeat and Ever. Thanks sa Net 25 Free TV. Thank you so much sa mga nakatutok pa rin po sa YouTube and Facebook Live. Maraming salamat po sa pag-share at mga nakikinig sa aming mga paboritong nakikinig sa Radyo Agila. Maraming salamat po! Nako! Talaga naman ang ating mga naghahabi no, ng di kamay. Makikita talaga natin kung gaano katindi ang kanilang pinagdadaanan para pa mabuo ang isang hinabing fabric. Ano? Bihira na lang po yung paghahabi na yan. Lalo ngayon, yung mano-mano, ang hirap-hirap, di ba? Nako talaga, pa isa-isa mo ilalagay dyan yung thread para makabuo ka ng tela. Ngayon kasi karamihan ang ginagamit po mga dimakina na, di ba? Kaya pasok po sa ating hashtag LTE Throwback Thursday itong ating bisita today. Yes! Bumayahi pa po siya. Galing pa po siyang Indang, Cavite. Uy, malamig din dyan sa Indang, ha? Papunta dito sa Quezon City. Maraming salamat naman. Eto na! Papasukin na po natin sa sala ang nag-iisang mambubot belye! Good morning, Bob! Pasok po! Halika! Kumusta ka? Ang ganda yung damit niya, ano rin? Oh, yung damit niya, oh! Dito tayo, ma'am. Halika, Rita. Upo ho kayo rito, ha? Maupo ho kayo sa aming munting sala. Ayan! Oh, komportable! Opo. Komportable, siyempre! Ayan na! Ma'am! Ang ganda ho ng suot ninyo! Yan ho ay yung gawarin niyo. Opo. Ang ganda. Paano ho kayo na-introduce sa paghahabi ng tela? Yung start ko po, paano ako naghabi? Mm-hmm. Kasi po, nung ako po'y nag-asawa, that's uh-huh. 18 years old pa lang po ako noon, uh-huh. Doon po sa bahay ng biyenan ko, meron kaming mga traditional handloom. Tatlo. Wow! Uh-huh. So, yung pag hindi po nakaupo yung biyenan ko, uh-huh. wala sila, uh-huh. ako naman po yung sumasalit. Ang sinasabi niya pong handloom, yun po yung gamit, no? Gamit po. Uh-huh. Na nilalagyan ng sinulid, yes. Pagkatapos po doon kayo hahabi, doon wow. po kayo. Hanggang ngayon,
yan ho, ito ay buhay pa rin. Opo. Kasi sinave ko po siya. Sinave ko po siya. Ang galing, napakahusay. Pero ito, sa mga hindi po nakakaalam, eh papaalam ko sa inyo. Dati hong guro itong si ma'am. Ha, ma'am Mambubot. Kwento niyo po sa akin yung profesyon na yan. Ano po yung, gan ho kayo tatagal naging guro muna? Ako po ay naging guro. Pero before po ako naging guro, ako po ay humabi muna. Oh, talaga? Yes. Nauna talaga yung paghahabi? Kasi po, ako po ay walang trabaho nung nag-asawa. Okay, okay. So ito po yung naging source of income namin, okay, mag-asawa. Kaya dagdag kita po talaga. Talaga naman. So that is 1976 to 1987 po, na ako po ay humahabi. Okay. Then, nagkaroon po ako ng chance na maging, pinag-aral po ako ng aking asawa. Okay, very good, very so, good. So, sa... Shoutout naman natin ang pangalan ng asawa. Alex Pelye po. Ayan, okay. Yun, tapos I love po. You. Ay! May magano, may mahabon. Oh, sige. Tapos po, napag-aral kayo. Opo, nakatapos po ako ng college sa... ngayon po, Cavite State University na siya. Yes. Dati po, Don Severino Agricultural College. Opo, okay. 1983 to 1987. Pero during that time po, nung ako po ay napasok, patuloy pa rin po yung aking... Sinabay mo! Opo, nahabi din po ako kasi may handloom po na sa amin. Oh. Pati po hanggang maging guru na ako ng, sa Tansa National Comprehensive High School, ay ako po ay... patuloy pa rin humahabi. Hindi po ako umi-stop. Kahit panggamit lang po namin. Ganyan talaga ang galing ng babae. At saka yung pamigay ko po sa mga gifts, sa mga kaibigan, may birthday. Yung mga ganyan, binibigay niyo po. Okay, ma'am, pero nahinturaw kayo sa inyong profesyon bilang guro. Yes, pwede niyo ho bang ikwento sa amin? Anong nangyari? Kasi po ako ay na-aksidente nung 2015 sa Baguio, sa Cannon Row. Opo. Then after po nang ako po ay sa accident na yon ay 1 month po ako sa... Hospital? PGH, opo. PGH po ako. Then, naputol po itong aking right arm. Kita nyo po. At ako po ay Iron Woman. Kasi po ito po ay puro... Pero siya dito. Puro ano po ito? Bakal. Puro bakal ako. Tapos putol din po itong aking clavicle. Kaya po siya ay may bakal din. Pero hindi kayo tumigil eh. Hindi po ako tumitigil humabi. Iba ang lakas ng isang nanay bubot eh. No, bakit hindi ho kayo tumigil? Bakit nagpatuloy kasi pa rin ho kayo? Kasi talaga naman pong kumikita. Yes po, okay. At saka naging libangan ko po talaga. Sa halip na ako'y malungkot. Yes. So, dito na focus yung aking sarili. Malilimutan ko na ako'y na-aksidente, na ako ay putulang kamay. Kasi yung mga customers namin dumadating ay sasabihin pa, ang ganda-ganda ng hobby niyo. Siyempre, nakakasaya po ng kalooban. Yun po nag-inspire na mabuti sa akin. Oo. Siyempre ho, alam naman natin na dahil sa nangyari po sa inyo, nahilapan ho ba kayong makabalik sa paghahabi? Ano ho muna ang ginawa niyong proseso para mabalikan niyo itong mahal na mahal niyong ginagawa? Nagkaroon po sa nabigyan po ng nag-grant po ang aming barangay ng from BUB bottom up budgeting from LGU. Opo. Tapos nagkaroon po ng association, nag-form kami ng Mahabang Kahoy Circa Weavers Association. At 'yun po ay noong July 6, 2016. Doon kayo nag-start. Physically, ma'am, kaya nyo pa rin na ibalik nyo kakaagad? Yes po. Galing naman na to. With the help of... Galing mo talaga. Kakabilin. Talagang ano po, ma'am, kailangan tayo ay always positive. Totoo, no? Yun po yung naging drive po ninyo. Oo. Wag niyong isipin na buto lang kamay niyo ay ang pangyayari sa buhay niyo ay masaklap. Yes po, opo. Ang pagsubok matindi. Opo. Pero ganun pa man po ay patuloy akong gumagalaw kasi yun ang naging isang paraan din para yung hindi na ako magpa-therapy. Kasi dati nagpapa-therapy ako eh. Okay. So, nakatulong po siya? Nakatulong siya sa akin, sa pag-weave ko. Instead na mag-continue pa ako ng therapy, December, January. Na magbabayad din magbabayad 3 times a week, ma'am. Opo, magkano rin yun? Aba, ma'am,
600 a week. Oh, eh, di ba? Ang laking bagay ng 600 para sa pamilya. Opo. Tapos, paano may nabago ho ba sa technique po ninyo ng paghahabi dahil kayo po ay may isang kamay na nananatili at yung isa ay hindi pa po ninyo nagagamit o nagagamit po ninyo? Paano po ba? Pwede niyo po ba kaming ituro sa amin? Nagkaroon po kami ng training sa Philippine Textile Research Institute. Okay po. Kaya po lalong na-improve yung aming weaving. Dahil kasi po noon, ang weaving po namin is we are only using two pedals. Okay. Now we are using 4. Wow! Hindi po mas nakakalito. tsaka po, makakagawa po kayo ng design. Ah! Dahil po doon. Yes, may design po. Gaano po niyo katagal natutunan yung may 4 na pedal? Sandali lang po, kasi sanay na po kaming humabi. Wala na, sayo na talaga eh. Sanay po kasing humabi ang mga tagamahabang kahoy dahil ito po ay minana namin sa aming mga mininuno pa. Wow! Ilan ho kayo ngayon sa inyong habian na naghahabi po? Kami po ay 7 na lang. 7 na lang? Sad to say, kasi po, tumigil po yung iba after ng seminar, mga gala. Tumigil na sila. So ito na, papakita sa atin ni Abu yan, pinapakita ho ngayon sa mga nanonood sa Net25 Free TV at sa ating team online. Pinapakita ko sa inyong television, monitor po ninyo kung paano ho nila ginagawa o hinahabi ang kanilang mga tela dyan po sa Indang, Cavite. Ayan, makikita nyo gaano kagaling si Nanay Bumoto. Magparang ako yun. Ha? Walang imposible sa taong may pagpupursige. Opo, no? Eto na, dito tayo, papakita lang natin. No? Yung mga gawa nila, ha? Makikita ho natin, napaka-sinsin. Yung quality, halika na, dito tayo. Ayan. Nay, kwento mo sa akin, itong kagaya nito. Ha? Ang laki, ang haba nito. Yan po ang katatapos ko lang. Dapat po may dala kaming handloom. Kasi natapos ko na agad, kaya po hindi kami nakapagdala. Hindi ko naman po alam yung date kasi exactly kung what time. So ito, gaano mo katagal na ginawa ito at gaano kahaba ito? Ito po ay 4 yards. Uh-huh. 1 week po. 1 week ito? Opo. Mabagal pa po ako kasi yung mga kasama ko mas mabilis dahil 1 arm lang po ako, sila ay 2. Hindi pa rin, napakahusay mo pa rin. Diba, para gawin itong ganito kasinsin. Okay, ano ang kagandahan ng mga ganitong klaseng handmade na mga tela? Sa usual na mga telang nakikita po natin sa merkado. Yan po ay sobrang tibay. Correct. Sobrang tibay kasi we are also using yung mga threads na talagang cotton. Cotton threads. Yung inyong mga threads ay galing din ho ba sa ibang bansa o meron tayong marami lokali? Po, galing kami kay Ma'am Gia ang aming mga threads. Ayan. Okay. May tawag ho ba kayo sa inyong sa... Kasi di ba sa ibang lugar may mga tawag sila eh. Nga po. Sa Indang ba meron ho kayong tawag sa basta inyong mga po, ang tawag lang po namin sanayan na yan ay hobby. Habing Indang. Habing Indang ang tawag nila. Okay. Dito naman ho, ano naman ho ito? Yan po ay... Parang table runner ba ito? Pwede po siyang table runner. Yung iba po nilalagay sa leeg. Uh-huh. Parang scarf. Parang scarf. Uh-huh. Okay. Ito, gaano katagal natatapos yung mga katulad naman ito? Mabilis lang po yan. Mga 2 araw hanggang 1.5 days lang bilis po. Bilis nito. Ano? Ito namang iba. Ano naman ho itong iba, ma'am? Ito po, ma'am, ay scarf. Ganon din, yan scarf. Yan po bagay yan sa inyo, ma'am. Tingnan nyo, ma'am. Excuse me. Ako na, nay. ito na. Ayan, ito, scarf to. Opo, ilagay niyo mo po lang yan. Siya. Ayan, wow. O, diba, ma'am, ang ganda niyo. Wow, ako na to. Ito, gaano katagal ito? At ano ang, di ba, iba-iba hong mga thread ito? Lahat ba ito cotton? Or opo, ito, cotton po din siya po lahat. Ito? Opo, cotton. Okay, po. Lahat ba ito cotton? Opo, cotton. Ayan, di ba? Magkano niyo po ito, kumbaga, ino-offer sa inyong mga kliyente? Ito pong aming shawl na ganito is 450. Okay. Tapos yung malalaki na kagaya nito, meron ho bang umu-order sa inyo na halimbawa, uy, nanay bubot, kasi magpapagawa ko ng dress eh. Ha? Magpapagawa ko ng blouse, kagaya na sa'yo. At ilang yarda ang kakailanganin sa halimbawa? Sa akin po ay 3 yards ang blouse. Magkano per yarda? 200 po. Yeah. Mura! Dito, mura 50 pa rin. Na po sa inyo. Ah, sige. Madali ang usapan na yan, hindi ba? Okay, itong bag din. Ito, meron ho siyang pabag dito eh. Ayan. Terno po siya, terno. Ah,
na itong dalawa. Yes, so bibilhin mo siya ng terno or hindi naman? Hindi naman po. Ah, okay. Pero pag binili mo ang mga bag na kagaya nito, 300 magkano? Po. 300 pesos. Plus 450. Oo. Napakamura sa magandang klase ng kalidad, ano? Okay. Ano pong kayo bilang isang senior citizen at bilang bahagi po ng ating PWD, ano yung fulfillment na nakukuha po ninyo dito sa inyong ginagawa? Nais ko na ibigay sa ano sa buong mundo na tayo ay kahit may edad, mm-hmm. may karamdaman, tayo po ay pwedeng gawin natin. Basta magkaroon lang tayo ng determinasyon, magkaroon lang tayo ng laging magdasal. Tapos, manalangin tayo sa Panginoon, hindi tayo pababayaan. Yun. May mga anak ho ba kayo na marunong maghabi na naipasa nyo na po bang inyong skill sa inyong mga anak? Opo, high school pa lang po yung panganay ko, humahabi na siya. Kasi hindi ako nawawala ng kana sa bahay. Lagi ho kayong meron? Lagi po akong meron. Araw-araw ho ba kayo naghahabi? Hindi po. Noon po ako ay nagtuturo. Siyempre, minsan Sabado, Linggo. Pero ngayon po, araw-araw, kahit dalawang oras, one and a half. Meron nga po, pag matagal-tagal, mahaba po talaga nahahabi, tsaka natatapos. Tsaka para ho, kung kayo po ay nakafocus, nakalimutan niyo yung oras. Pagtingin niyo, anong oras na? Nalilimutan niyo rin kumisang kumain. Uy, huwag ganon! Hindi kasi parang nawiwili kayo pagka masakit na. Siyang-siya kayo. Oo, talaga. Okay, Nay, saan ho to pwedeng mabili ng ating mga kababayan? Itong inyong mga gawa, no? Saan po nila kayo pwedeng puntahan at kontakin? Kami po ay nasa mahabang kahoy, serka. Kami lang po ang naghahabi doon sa buong barangay ng Indang. 36 barangays po siya. Pero sa amin lang po merong ganitong habi. Tanong niyo, alam na po kung saan kayo ituturo, kung saan kayo pupunta. Ayan po yung kanilang Facebook and Instagram, Indan PH. Yan po ang pwede niyong puntahan para or kontakin para po doon sa mga interesado na ma-avail itong napakagandang mga habing ito ng Indang. Nay Bubot, maraming salamat sa pagiging inspirasyon. Mabuhay ka. Sana ay lalo pang lumaki ang inyong business dyan sa Intang, dito sa paghahabi. At kailangan po natin, mga kababayan, ano, suportahan po natin ang mga gawang lokal, lalo na yung ating mga kababayan kagaya ni Nanay Bubot, na talaga namang napakagandang inspirasyon para po sa ating lahat. Nay, kung hindi pa kayo nag-almusal, kayo mag-alala. Ito. Ano ba? Meron po kami mapa-Mr. Donut para sa inyo. Marami po salamat. Sa inyo tong dalawa. Maraming salamat, ha. Siyempre po, ang nakatutuwang pang merienda natin ay nakatutuwang pang negosyo rin. Ang Mr. Donut ay magkakaroon ng franchise roadshow sa Zamboanga. Ito ay gaganapin sa January 25, 2024 sa Hotel Marcelina Mayor Vitaliano Agan Avenue, Corner Governor Camins Road, Zamboanga. To reserve your seat, email fms@mrdonut.ph or call 09 1-7-8-8-9-6-1-4-8. Mr. Donut, sarap kasama sa almusal, sarap din katandem sa hanap buhay. Susunod, mula sa paghahabi na di kamay ng ating magiting na si Nanay Bubot, ha? Matututunan ba natin ang handwriting style na may kahalong art? Makakasama natin ang isang artist na magtuturo sa atin ng calligraphy. Dito lang po yan sa Love, Tony Pet and Everything. Thank you, Nanay! Love, Tony Pet and Everything. Ang Pinoy na may diskarte, handang ibigay lahat. Love, Tony Pet and Everything. Basta para sa pamilya, love and meron ka bang nararamdaman ng mga signs ng meron pa? Menopause really happens. In my case, I had a condition called endometriosis. Oh. Miss Corina, ganda po ng hair niyo. Ano pong shampoo niyo? Mapa-senior man can you? My apos are here. They're here with me and they give me such joy. And so, kung hindi ako magtatrabaho, how could I spoil them? Oh, Gen Z? NAR is actually an accent from Australia. So like when you say no, you don't say no. They say NAR. Bida kayo dito. Chomai! So,
Let's just always choose to be kind. Kada umaga! Kaya ugaliin ang tumutok kung saan masaya at maganda ang simula ng araw. 10 a.m. to 12, Lunes hanggang Biyernes, kada umaga. Let's knit together, Sunnet 25, Sunnet 25. Ako si Lolo Ever, at ako si May, ang aking forever. Si Lola May na passionista, loves ko kahit ang tapang niya. Forever loves din kita, naligo ka na ba? Si Ever for me, at si May forever. Oras na po, aba, oras na ganap na ikasyam na minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Salamat po sa mga hindi bumibitiw sa Net 25. Sa ating YouTube, Live the Life po tayo. At sa Facebook, Live the Life din po tayo. At sa Radyo Agala, DCEC 1062 Mega Manila. Hello po! Aba, ginagamit na po ba natin ang ating hashtag ngayong araw? LTE Throwback. Hashtag LTE Throwback po. Thursday po tayo, ha? Hashtag LTE Throwback Thursday. Sa mga comments at pag-share ng ating episode, yan ang ating gamiting hashtag. Habang ginagawa niya po yan, may isi-share din kaming bagong skill o kakayahan. Ito ay ang calligraphy o ang art ng paglikha ng mapalamuting handwriting gamit ang brush o pen. At para ituro sa atin ito, makakasama natin ang isang calligraphy artist. Good morning, JM Kiling sa studio! Hello, good morning bro! Palapara ba natin? Ayan ha. Oh, bro, bati ka naman sa ating mga kababayan. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Okay. Ako si JM. Hey Jay, kumusta? Opo, opo, tayo po tayo. Aba, JM, gaano ka nakatagal ba gumagawa ng calligraphy? At bakit ito ang naisipan mong simulan? Since 2015 ako mag-start ng calligraphy. Pero kids, yung bata pa lang ako, nagda-drawing na. Nagda-drawing ka na rin. I actually grew up watching you sa yung art show. Aba, salamat ha, salamat ha. Hello. Hello sa mga batang art angel dyan ha. Hello, hello. Okay, itong ating calligraphy, okay? Itong isa siyang art. Meron ding kaunting science kasi 'di ba para meron ding kaunting science dyan, 'di ba? In terms of yung symmetry, 'di ba? At may kaunting at maraming disenyo maaari kang gawin mula rito. Dapat ba ay maganda ba ang handwriting mo to start with? To be honest, yun po yung common misconceptions okay. About calligraphy. Okay. Kasi akala nila pag kalahid ng manok yung sulat nila, hindi na sila pwedeng mag-calligraphy. But it's not. Or kinaray kay Don. yung term manok. Nila, di ba? Pero as long as you are willing to learn, matututunan yung calligraphy. Oo. Kasi ibang disiplina, di ba? Ang employ natin it's dito, di ba? Siyempre, kamay natin ang ginagamit natin dito. Hindi po ba? Pero ang ibang klaseng disiplina ang kailangan natin din dito. Di ba? Tiyaga. Dapat tiyaga. Patience. Pasensya mo. At saka talagang yung imbing talento mo or pagiging artistic talagang magagamit mo rito. Anong edad ka ba nag-umpisa rito? Dito po, hindi ko naman matanda. Kahit sino ba bro? Kahit ano? Yes sino, po. Anong kahit anong edad pwedeng matuto ng calligraphy. Okay. From kids, and even yung mga medyo may edad na nating kaibigan, pwede silang matuto kasi it's also a form of relaxation din sa kanila. Pag sa mga working natin na kaibigan, pwede silang after work nila, usually ginagawa. Marami kang natuturuan? May mga tinuturuan ka ba yes ngayon? Yes po. Right now, hindi ako masyadong nagtitake ng classes, ng students. Pero before pandemic, we even go to different hospitals. We have the privilege na turuan yung mga cancer patients. Dapat, pwede. Mga nagkikimo, yes. Ituloy mo yun, Jay. Okay yun.
Kasi nakakatulong po yun sa kanila. After chemo nila. Therapeutic yun eh. Oo. Para po maka... Ituloy mo, bro. Yes. Oo, kung maaari, kung kakayanin. Yes, kakayanin. Oo, maganda yun, maganda yun. Eh, sa tingin mo ba yung magiging mas special ba ang isang bagay kung mayroon itong handmade na aspeto? Yes po, very. Oo. Opo. Yun din yung isa sa mga inspiration ko bakit ako nagpatuloy ng calligraphy. Kasi iba yung pakiramdam ng gumagawa ka ng gawang kamay mo. Baga iba yung value na yun. Kasi hindi mo siya mabibili sa kahit anong store. Tama. And a piece of you, nalalagay mo dun sa papel. Okay, okay. Naiintindihan ko yan, nakukuha ko yan. Kasi, pero itong yung ginagawa mong calligraphy, hindi lamang yan na relegated dun sa ano eh, yung mga card lang, greeting yes. card. Kahit mural, kaya mo nang gawin, ano, mga yes, mural. Po. Palaki na ng palaki. Oh, okay, may mga commission na mga trabaho na rin, siyempre. Yes, papagawa sa'yo. Oh, oo. Pero, tapos yung mga design, manggagaling ba sa'yo o conforme sa gusto nilang disenyo? It depends po. Kapag commission po yung gawa, kung ano yung gusto ng kliyente. Aba, ngayon naman po, sa aking sa work ko, ay design coloring books. Oh, yun. Pero more on lettering pa rin po and calligraphy. Mga children's book covers. Okay, dahil dyan, maaari mo ba kaming turuan? Maaari mo ba turuan ng ating mga kabababayan? Of course. Okay, sige. Ito, nasa harap natin yung mga gamit ng mga pen. Anong klaseng pen, especially mga pen ba ang kailangan gamitin natin? Yung mga marker natin dito, mga pen? Okay, sa... mga materials po, ang kailangan lang po natin ay paper, okay. pencil kung kailangan natin ng mga guidelines, ganyan. Pero kung gusto nyo lang talaga na as in magsulat lang ng beautifully, kahit anong marker, ball pen or brush pen if better kung meron tayong brush pen kung available. Okay, okay. Yun po yung pinaka-best na... Saan nabibili ito? Sa kahit anong bookstore or online shops. Pwede rin. Pwede, oo. Okay, ito mga ito, ano mga pen itong gamit mo? Meron po tayong dalawang klaseng pen, yung manipis na calligraphy brush, and then itong marker. Okay. I prefer this one kasi wide range po yung colors niya. Okay. It's much cheaper than the premium brush pen, and then dalawa din po yung tip niya. Ah, dalawa. So, okay. Tapos iba yung tip niya no, ano rin siya? Ano siya? No? Oo, flexible. Sige. Okay. Yeah. Ah, art marker ang tawag dito. Yes, po. So itong side na to, itong dulo na to ay iba rito sa dulo nito. Yes, po. Aba. So kung, pero mas mahaba to, no? Opo, mas mahaba po siya. So mas flexible po yung mas tip niya. Mas flexible ang tip. Opo. Saka parang para siyang brush. Para siyang brush. Oo. Okay. So ano bang basic natin na kailangan matutuhan dito? So kaliwete pala kayo. Kaliwete tayo. Oo. Ayan. So ang basic lang po, ang pinaka-basic lang is yung stroke ng lettering or calligraphy, which is upstroke na manipis. Okay, so, meron tayong mga tinatawag na upstroke, mga ganun. Okay. Tapos, and then the downstroke. Sabihin, kapag mataas po yung stroke na gagawin natin, manipis lang at magaan. Tapos kapag downstroke ay... Doon tayo, doon kakapal. Yes po. So pag para kumapal yan, dapat may kaunting weight. Yeah. Di ba? Sa kamay, tama ba? Tapos. Meron ding pag manipula may pressure. Weight, may pressure. Okay, sa kamay. So kung pataas, halimbawa, sa akin naman ha. So kung halimbawa, pataas, dapat manipis. Ah, manipis. Then, okay. So, kung pababa, dapat makapal. Pataas, manipis. Ayun. And we also have dito po, naggawa ako ng samples. Ah. Kumbaga, kung gusto nyo lang matutunan talaga siya, these are the basic strokes ng calligraphy. Okay. Kasi, akala nila pag sinabing calligraphy, dikit-dikit siya, di ba? Kasi, since cursive siya. Pero, ang totoo po, meron siyang basic strokes na pwede niyong sundan. For, halimbawa, Pakita natin to ha. Meron siyang basic stroke. Yeah. Itataas natin ganito ha. Pakituro ito po yung basic strokes. Ito yung upstroke, downstroke. Downstroke. Then the oval. Oval. Ginagamit natin siya sa mga oval. Sa mga nakikinig sa Radyo Agla, itinuturo na ni JM yung mga iba't ibang klase ng mga strokes. And then, meron tayong underloop. Underloop. Ito yung makapal pababa and then yung loop pataas, manipis na. Okay. And then, upper loop. Upper loop. Okay. Baliktad na ng underloop, reverse. Okay. And parang then, letter P. Ito naman po yung stroke na magpo-form ng U. Okay. And then yung reverse niya. Reverse U. Okay. And then yung... Horseshoe, parang horseshoe ang shape. Opo. And then yung
compound curve na tinatawag. Compound curve? Ang ibig sabihin nito ay... Yan po yung mga... Yan po yung stroke na ginagamit natin para mag-connect. Doon sa mga connecting, di ba? For example, dikit-dikit tayo, yung letter type, H po. Okay, diba? H. Downstroke, for example. Okay. Iigit na natin, maaari ba natin gawin dito para mas... Sige po, sige po. Yan. Yan, okay. For example, sa letter H, meron tayong downstroke. So, maglalagay tayo ng pressure dun sa brush pen. Okay. And then, compound curve is yung para siyang pa. Ayan. Yun. Okay, okay, okay. Sandali ha. So, yeah. H, ang ganda nung gawa mo. Tapos, ganyan. Ayan. Ayan. Ganyan po. Ganyan. Okay. Nice. So, try naman po natin i-apply yung letter O. O. Or yung... Ito, yung oval. O meron pa, yung pa makapal, same panipis. Principle po, makapal tapos panipis. Okay. Makapal and then manipis. Yan. Okay. Yan. Maganda ito. Iba yung sa'yo talaga, no? Akin, baku-baku pa eh. Oh, I love you. Okay. Sa una lang po, kailangan natin na medyo slowly lang. Pero okay, kapag nakasanayan na natin, makukuha na natin yung sarili nating rhythm ng pagsusulat. Tapos pwede natin practicein po yung salitang minimum. Yun yung, kasi usually ano siya. So mapapractice po natin yung upstroke and downstroke. Oo, try po natin. Oo, nga. Minimum. M. Ayan. Minimum. Oo nga, no? Di ba po? Mapapractice natin yung... ginawa mo yung minimum. Okay. Oo nga, ano? Di ba po? So, okay. Okay. So ito yung mga basic natin. Okay. Maaari bang makahingi ng isang... yung tatak JM na gawa, na calligraphy? Should I maggagawa po? Oo, dito lang. Ayan, last na lang. Okay. Bago tayo mag-pause for a break. Siguro yung ano na, yung... At syempre, iba't ibang kulay. Maganda yung iba't ibang kulay, ano? Ayan. Okay. Ayan. So, Jem, saan ka pa pwedeng ma-follow online? Pwede niyo po ako ma-follow online sa aking Instagram and Facebook page po. 1M only po yung ano. Oo. Oh. O, anong pangalan? Anong tawag sa iyong handle? Juan M. Only. Juan M. Only. Juan M. Only. Kasi JM. Juan. Ayun nga. Ayun nga. Parang one and only. Oo, para ma-follow mo natin siya sa mga ginagawa niya. Mas, para mas marami tayo paghugutan ng inspirasyon. Ayan, o. Do! At syempre, mas maganda nga naman kapag iba-ibang kulay ang ine-employ ginagamit natin. Di ba? Do everything. Aba, oo nga, ano? Isang community kayo, marami kayong mga kakaibigan, mga magkakakilala. Isang community kayo ng mga calligraphy artists, ano? Yes po. Marami, may different groups po tayo na pwedeng salihan. Oo. Yung usually, ay meron po kami yung The Calligraphy Hub. Oo. Pero marami pa rin pong ibang active groups na pwede nating salihan. Oo. Ito, puntahan natin ito, pakita natin ito, ibida naman natin itong mga gawa ni JM. Ang ganda, oh. Dito ka, bro. Ayan, ha? Thank you po. Ayan, dito ako sa kabila. Ito, nakakatuwa kasi iba't may humor. Nakikita natin, mayroong humor. Yung wit, di ba? Lumalabas dito sa iyong gawa. Mahilig ka rin kumain, ha? Opo. Kasi napansin ko na tayong mga Filipino, mahilig tayo sa food. Oo. And mahilig tayong tumawa. So, Ang ganda, oh. Tinatry ko incorporate lahat ng likes ng mga tao. Oo, ito. Maraming salamat. Salamat. Ang ganda ka, ano? Ito. Pizza de Peligro. Ang ganda kasi may humor, yung Pinoy humor lumalabas sa yung mga obra. Ayan, oh, whatever you do, do it heartily. Nice. Oh, very inspirational. May mga inspirational ka rin na mga gawa at may mga gawa na may humor. At dahil dyan, at kami talagang humahanga sa'yo, tanggapin mo aming regalo mula sa Miniso. Thank you, JM. Maraming salamat. Thank you, ha. Hanap nyo ba ay household items, ba health and beauty products, fashion accessories, food and drinks, at marami pang iba, magpunta na sa Miniso. Bisitahin lang mga Miniso website and social media pages for more updates. Dahil sa Miniso, life is for fun. Thank you, JM! Thank you, one M only. Ayan, ha. Thank you very much. Ipagpapatuloy natin ang old school feels sa mga litratong ipinagmamalaki ng ating kaibigan dito. Ididisplay nyo na ito sa bahay. Ihanda na yan, ha. Marami na tayong ipapakita pa. Magpapalik ang Love, Tony, Ben, and everything! Love, Tony, Ben, and everything!
diskarte, handang ibigay lahat. Love to the bed and every time. Basta para sa pamilya. Nagtatrabaho ako, ginugulo mo ako. Hindi ka ba po pwede na maging flexible? Yung kausap mo, hindi mo siya kaaway. Katrabaho mo siya. Mukhang hirap si G1 na makisama sa trabaho. Meron ka bang nalalaman tungkol sa yaman ng asawa mo? At dahil sa kanyang pinagkatago-tagong lihim, nawala daw bigla ang pera ni Sang John. Nasa akin naman lahat ng records. Kaya titingnan ko kapag nagkaroon ako ng oras. Binabagabag na ba si Teso nang mabigat ng pagkakasalang nagawa niya? Director Le! House of Bluebird. Gabi-gabi, 8:30 p.m. sa Net 25. Let's live together sa Net 25. Sa Net 25. Kailangan lang bilis ng kamay sa pagpindot. May chance na manalo ng hanggang 180,000 piso. Please welcome ang Tara Gamers nating nakahera na breadwinners pa. Kanina po. Isang bansa matatagpuan ang may pinakamaraming army ng BTS. Ate Colin po. Kumakaitan dyan. Hindi mo kaitan dyan, ano? Kumakaitan. Ako, alam ko yan. Bat- easy ako eh. And this is Tara Game! Agad-agad, level up! Let's live together sa Net 25. Sa Net 25. I'm your instructor for tonight. Inuulit ko, Teacher Joey Escalera, para sa Pranking 101. Paano mag-iwan ng pera sa daan na kahit sino pa ang makakita ay hindi nila makukuha? May celebrity accomplice tayong magkukunwa rin siya ay maldita at suplada para makapag-play time natural. Okay? Lalo na naman tatagal. May nakapila na, oh. Balik mo yan! Wala kang barcode! Huwag kong sumisimangot, ha? Nakikita ako yan. Nagsisimangot ka pa. Eh, ba't ako maghahanap ng barcode? Exactly. Pakailan mo sa barcode. Eh, di, huwag kayong bumili. Nakakasira kayo ng diskarte. Nakakasira kayo ng diskarte. Baka nangangyak, nangangyak, nangangyak ko yan. Simulan na natin ang klase natin dito sa Oh No! It's B O Biro only. It's B O. It's B O. It's B O. Let's live together. Sunday 25. Ito po ang inyong fanbansang tandem sa umaga, ang Love Tony, Peta na Ralphang. Pasok po kayo sa fanbansang tandem via Net 25, YouTube and Facebook Live. At syempre pa ang sa Radyo Aguila, DCEC, Tessic, Tumega, Manila. Kumusta na ang mga bumabiyahe ngayong umagang ito? Uy, pero ito, naghahanap po ba kayo ng bagong mapapanood? Ay, tamang-tama dahil sa January 20, Saturday po, 7 p.m., masusubaybayan nyo na po ang pinakabagong sitcom dito lang po sa Net 25. Ang tabayanan, ang kwento ng newest love team in town, sina Lola May at Lolo Ever, na ginampanan po ni Alessandra De Rossi at Empoy Marquez. Puno po ng kilig at katatawanan ang tambalang ito. Starting January 20 na po yan, alas 7 po ng gabi! Kilig, kilig! Eto naman! Ready na po ba kayo makihanap
hashtag LTE Throwback Thursday sa amin. Umpisahan natin to sa mga litratong hindi lang sa Facebook o Instagram natin ipinupost. Oh, naalaan nyo ba yung panahong pinapaprint nyo pa yung mga litrato at nilalagay sa photo album? Ay, totoo, nakakamiss na! Kaya naman, eto na nga, bubuhayin po natin ito today. Ang Art of Picture Framing. Baka kasama po natin ngayong umaga ang magkaibigang ginawa itong negosyo. Kaching-kaching! Eto na! Sina Miss Eliza Kiambao at Miss Chris Baniola! Good morning! Hi! Good morning sa inyo! Dito tayo! Naku, magandang kwentuhan ito! Eto na! Balita ko ay pareho kayong mahilig sa art at technology. Ay, kasi bata ka sila eh. Bata sila parang ako. Anong age no? Mga 25? 24. Ito, talaga yung product ninyo, no? Lalo ngayon, yes, ang hilig sa mga picture-picture ng mga... Talagang gusto nilang ma-capture yung moment, no? Uh-huh. Ng ating mga kababayan. Siyempre, digital age. Kayo, ganun din kayo. Mahilig kayo. Doon sobra sa, po. Oo, diba? Anong, para sa'yo, ano yung parang pinaka... importante sa pagka-capture ng moment? Unang-una po yung sa location and the lit. Mm-hmm. Dapat po medyo maliwanag. And maganda rin po yung camera po na gamit. Yun po. Sa'yo naman, anong importansya noong parang pwede mong mabalikan yung nagdaan na nangyari sa buhay mo? Ano yung importansya sa'yo ng pagkukuha ng picture? Yung nostalgic effect po, yes. Grabe po talaga. Oo, oh, di ba? Yung parang naalala mo yung ganito, pero may picture pa rin. At nakikita mo, ibang-ibang level yun, ano, ng pag-aalala. Para nakakapture yung moment na hindi mo na mababalikan. No, ito na. Saan kayo nakakuha ng design inspiration para dito sa inyong ginagawang business ngayon? Meron ba kayong mga nakitaan na na-inspire kayo? Meron po, may naka-inspire po sa aming isang business din actually. Pero sa ibang bansa siya. So walang gumagawa dito. Correct. So bakit di natin gawin dito? Si kayo bang dalawa ay mga entrepreneur na talaga ever since, o dahil dito na-start na yung inyong kailangan nating magnegosyo? Before po may selling experience na rin, okay, po, but different product. But na-apply po namin sa program po na kinuha namin nung college. Parang ayun po, nag-start na na-apply po namin sa photo. Yun talaga yun. Tsaka sa batang edad, may negosyo na kayo. Naisip niyo ba na parang at 25 or 24, meron na kayong negosyo? Or di ba, nahirapan ba kayo bago makapag-come up ng ganitong klaseng business? Or nag-try ka ba muna ng ibang business bago mo na desisyonan na ito na talaga, dito ako magpo-focus sa business na to? Opo, nag-try po ako mag-isa. Okay. Pero iba yung may kasama ka, may katuwang ka sa business. Sobrang masarap okay po doon. Tsaka meron kang makakatanungan, ano? Mm-hmm. Tama ba itong gagawin? Tama itong gagawin namin? Tapos meron isang magsasabi na, lindali ha, research muna tayo ha, bago tayo pumasok sa ganito. May bumabalansin. Correct. Okay, mahilig sila siyempre sa mga digital na mga picture ngayon. Pero sa inyo, sa feeling nyo, importante pa rin na may mga physical, may nahahawakan ka, may nakikita kang mga litrato. Mm-hmm. Okay, yes. Sino kadalasan yung inyong mga nagiging kliyente rito sa inyong business? Usually po mga couples talaga. Oh! They like taking pictures. Correct. At syempre, ginagawan po nila ng design, ha? Tapos nilalagay sa frame. Talaga naman, okay, mahirap ba yan nung umpisa? Siyempre parang hindi pwedeng pare-pareho yung design eh. Kasi parang, ay, pareho lang nung ano, ng kanya, di ba? May ano tayo na parang gusto natin, parang personalized, iba itsura. Paanong ginagawa nyo? Ito po yung una naming design. Ito po, and then, parang... Yes. Overtime. Overtime po, di ba mga couples? So, mas nag-ano yung heart. Mas okay po yung heart dun sa couples. Kasi symbol of love. Oho. Tsaka hindi lang yun. Dito kasi, kita nyo. Pero ang ganda rin nito ha, may loves. Ang ganda rin nito. Okay, sa mga nakikinig po sa Radyo Agila, meron tayo, ito yung muna daw nilang ginawa, no, na kung saan parang may isang picture, okay, mismo ng bata. Pero doon sa picture na yon, nandoon yung iba't ibang overlay ba tawag dyan? Hindi ko alam ang tawag dito. Alam niyo naman, hindi ako teki-teki. Anong parang tawag dyan? Collage. Collage pala! Oo, pero meron isang picture
na malaki na pinag-collage-collage naman yung maraming picture. Ha? Yes, ganun, pero hindi masyadong na nakikita ng husto. Pero sa camera natin, captured, oh. Oh, nakikita yung iba't iba. Ito ba ay birthday niya? Birthday? Birthday. Birthday ng batang ito. Makikita mo yung buong picture ng portrait niya. Tapos yung iba't ibang nangyari doon sa birthday niya. Yes po. Ibang level din ito. Opo. So, pumatok din ito doon sa inyong mga kliyente. Yes po. Yan po yung una namin na naging best seller. Yes, okay. Po. Pagkatapos, syempre, gaya ng ibang mga produkto, pagkain man o hindi, servisyo man, kailangan nag-innovate kayo. So, nag-level up kayo. Yes, ito na po ang ginawa nila ngayon. Ito muna. Dito muna tayo sa malaki. Mas malaki. Ayan, anong tawag nyo naman dyan? Collage pa rin. This is premium heart. Collage pa rin po. But okay. Different design naman. May sarili ba kayong printer niyan? May pinagpiprintan kayo? Bumili na rin kayo ng printer para kayo na rin ang magpiprint ng mga pictures? Paano? Sasabihin niyo na lang sa kliyente na, oy, pasend na lang po ninyo yung pictures. Paano yung nagiging proseso? Ganun po. Mm-hmm. Kailangan po mag-send ng customers ng pictures. Mm-hmm. Tapos, may designs din po sila na kailangan piliin. Ah! Pag nakapili na ng design, gagawin na po namin layout. Mm-hmm. And then, ibabalik po namin para ma-approve naman po nila. Mm. May mga kliyente ba na parang, halimbawa, may nakita silang inspo? Alam mo naman tayo, yes, mga po. Ganun tayo, mga, di ba? Ito yung peg ko, mga ganyan. Apa. Pumapayag din kayo doon. Pwede bang ganituhin nyo yung design? Pwede bang ganun? Or you stick kung ano yung ino-offer ninyo sa inyong mga kliyente? We're open po sa custom. Uh-huh. Kasi yung request nila, it's okay for us. Kasi they need it. They need the gift. Okay. Mm-hmm. Gaano katagal yung kagaya nito, no, na pag-arrange? Kasi parang madugo. Tapos feeling ko lang, di ba feeling ko lang parang kailangan yung tiyagain, parang may story, yes, di ba? O so, paanong ginagawa? Paano ang proseso ng ginagawa nyo? Usually po, this size po, 1 to 2 hours po naming nagagawa. Yes po, 1 to 2 hours. 1 to 2 hours? Yes po. Ay, grabe. Tapos, paano nyo pinipili yung pictures? Meron bang specific na sinasabi ang kliyente na ito, ito lang ilagay niya, huwag itong ilagay? May ganun ba? Paano? Wala po. Bali, yung nga po, yung creativity po namin, yun po yung nagagamit natin sa pag-arrange po ng mga photos. Hindi po lahat, like ilalagay lang po yung mga photos. And again, iba-iba rin yung sizes. Yes po. Diba? Para kang, ano nga yung tawag doon yung parang... hindi album. Yung parang may mga nilalagay kang design, di ba? May ganun kang ginagawa na... Basta, tapos nilodrawingan mo pa nga amin. Scrapbook. Oh, yung scrapbook! Alam, ano ba yan? Scrapbooking, pero ito, piniframe nyo. Oh, yes, ayan, yes, makikita natin, oh. Okay, syempre, hindi nakalusot ang aming pinakamamahal, oh, di ba? Na love to ni Petra Navrasang at ginawa din po nila. Eto, gano'n yung katagal yung ginawa to? Gano'ng katagal yung itong ginawa? Bali, 1 to 2 hours po kagabi. Oh, no, mabilis, oh. Tapos, yung picture na to, ha? Oh, madali yung nakuha. Oo, okay, doon sa aming ano, kay na Kate. Makikita natin, di ba? Makikita nyo yung kanilang pag-design dito. Minsan ba, pwede hindi hard? Pwedeng kung ano-anong design ang ibinibigay ninyo? Ano pa yung mga ibang design na binibigay nyo sa mga kliyente ninyo? Meron po kasing mga corporate, they need gift for retiring boss. Mm-hmm. So we have other designs na hindi hard. Kasi parang pang-couples with hard. So pa-square naman po yun na collage din. Ayan! Eto na! Siyempre, gagawin na po natin. Ipapakita nila sa atin paano nga bang ginagawa ito. So, start tayo. Anong mga kailangan natin dito? So, mag-start po tayo dun sa printed layout po natin. Ayan na. Yung napili po ng mga clients. Ayan so, ito na po yung printed copy. Uh-huh, after we print po, ikakat na po natin. Yan ang kanilang mga kakampi, cutter. Siyempre, ayan. Ayan. Nung nag-start kayo, magkano yung ginawa niyong parang uunan nung nag-start kayo? Kasi may mga gamit kayo na kailangan bilhin, hindi ba? Magkano yung mga nagastos ninyo doon? Nung nag-start po kami nung una, halos wala po. Kasi digital art siya. Okay. Parang layout lang po siya nung una. Yung pagpiprint? Yun po, nung nag-demand na yung customer na, sige na, frame nyo naman kami. Mm-hmm. So, ayun, we bought tools na printer to print them. Okay.
yung mga kliyente nyo mula sa buong Pilipinas lang ba ang meron? O meron din kayo abroad? Paano? And syempre sa social media, no? Opo, sa social media po talaga sila galing. Uh-huh. Meron po, Philippines, sobrang dami. Okay. And then, mailan nga lang po sa mga OFW naman. Ayan! So ito na! Pinutol na po niya yung ano, mga gilid, yung tinanggal niya yung mga puteng kulay, no? So meron siyang frame dito. Iba't ibang laki rin ang mga frames po nila. Ano yung pinakamalaki niyong frame? We have 25 by 25 inches po. Oh, malaki. That's bigger po dun sa dala namin. Oh, dun sa isa. Ayan. So ang gamit naman nila rito ay glass. Double-sided tape doon sa ating larawan. Tapos, ano yung pinampupunas mo para lang marlaban nila? This is ano diba, po, fabric, dustproof, ano po. Dust. Nagtatagal ba siya yung ating mga picture? Basta wag lang mabasa, ano? Yes po. Oo, ganyan. Okay, so ididikit na. Ididikit lang po natin. Oo, ididikit na po nila. Okay. Wow, ang galing mo ha. Di ba? alam Master. Na namin. Kasi ako usually, parang yung iba eh, hirap magpantay. Okay, ayan na. So, ano susunod natin? Susunod na... Pinupunasan pa rin po para malinaw. Ayan. Okay, kagano ko lang ha. Okay. Pwede ayan. Na po natin ilagay ngayon sa frame. Sa frame. Opo. Ito, nilalagay ayan na po sa frame. Yung picture ko na pagkaganda-ganda ko. Wow! Buhati na sarili. Ang ganda, oh. Ang ganda nito. Cute-cute. Tsaka yung picture ko po na yun, ang ginawa din ho nila, gaya nung una nilang ginawa, parang may collage din po na parang nakasama doon sa isang buong picture. Oh, yun lang. Ngayon po ay nilalock po nila ngayon yung ating glass doon sa frame. Na kung saan nandun po nakadikit. Ah, dalawa palang glass yon. Yes po. Ah! Ay, matibay! Matibay! Hindi basta-bastang matatanggal, ano? Ayan, oh. Ang ganda naman yon. Oh. Wow! Now, here's the finished product. Yay! Grabe na to. Ano ba ganda? Napakaganda! O, pag mga ganito, magkano ang chinacharge nyo sa inyong mga kliyente? Magkano ang charge nyo from yung pinaka-small na size hanggang pinaka-malaking size? Our gift po, price starts at 1,200 up to 15,000. Depende po sa sizes and designs. Mm-hmm. Po. Ayan po! Napakahusay! Maraming salamat, Miss Eloise and Miss Chris! Of course, saan kayo pwedeng makontakt? Saan kayo pwedeng kontakin? Sa Facebook. Oh, go! Saan? Facebook at Digitally Artistic. Yes! Diyan lang ho kayo. Pwedeng magtanong sa kanila ng pwede nyo mga ipagawa. Of course, hindi rin kayo uwi nang wala ho kaming paregalo sa iyo. Pero mamaya po yan. Mamaya po muna yan. Sa pagbabalik, syempre susunod, ihahataw na po ang Fusion Rock Band or hahataw na po ang Fusion Rock Band na last section. Kaya abangan sila sa pagbabalik po ng Love to the Pet and Everything! Ganda, oh! Ang tunoy na may diskarte, handang ibigay lahat. Love to the Pet and Everything! Basta para sa pamilya. Ano na ba ang mangyayari sa barkadang minahal nyo na? Isa sa kanila, may mamahaling iba. Yolo Pascual po, ang inyong aabangan sa Goodwill Season 3, 4 p.m. sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. May kayamanan sa Goodwill? Gusto nyo bang mahukay ang katotohanan? Huwag palampasin ang mga kapanapanabig na mangyayari sa barkadang minahal nyo na! Goodwill Season 3! Alas 4 ng hapon, Sunday! Dito lang yan sa Net 25! Ah! Let's get together sa Net 25!
One goal, one dream. Road to Storkada. Monday to Friday, 5:30 p.m. to 6 p.m. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25. Love 25 and everything. Okay, we're back. Sa Love 25 and Everything, sa Radio 25, at live tayo sa YouTube at sa Facebook, at syempre sa Radio Aguila DZEZ 1062 Mega Manila. Ready na ba kayo sa pagdating ng isa sa mga best-selling acts of all time? Aba, syempre yan ang Coldplay na malapit na mag-concert dito sa Pilipinas. Ito ang Coldplay Music of the Spheres World Tour na gaganapin sa January 19 and 20 sa Philippine Arena. Available ang tickets sa livenation.ph and congratulations sa lahat ng bumubuo ng Philippine Arena, the world's largest indoor arena. Aba, isa na namang spectacular na talaga sold out na at full house itong na performance itong mga matutunghaya natin sa Philippine Arena. Ayan na, January 19 to 20. Ayan na sila, ready-ready na. At balita ko eh, ang daming pupunta. Ang daming pupunta. Tamang-tama yan ha. Mainhinda kami musical performance. Ito, mga future ano na ito. Mga Our Country's Coldplay ito. Okay? All the way from Rodriguez Rizal. Palapakan natin. Last Section Band! Bibighani sa iyong mga matang nagniningning sa aking nakatingin. Binihag mo ako sa iyong mundong walang makapantahay. Ako'y naghihintay, hindi mapag umiibig sa'yo, saksi ang magbitala. Tibok ng aking puso, hindi ka na mag-iisa. ako'y nandirito ko, umiibig sa'yo, saksi ang magkatala. Ibon ng aking puso, hindi ka na mag-iisa.
band! Grabe! Oh, magpakilala naman kayo, bro. Pakilala naman kayo sa isa. Pass sa mic. Hello po. Ako po si Kit sa vocals. Hi, Kit. Ako po si Lucky sa guitar. Jay sa bass. Jay. Matt sa guitar. Matt. At ang buong brass section. Aljan sa brass section. Sa brass section. Ang nag-iisa. Birthday niya? Si CJ sa brass. Happy birthday! Birthday. Kahapon. Birthday mo niya. Ang nag-iisang brass section. Pero ang ganda ng tunog. Ang ibang may added value yung, di ba, yung tunog pag mayroong brass, di ba? Yes, mayroong po. Trumpet. And Aljan, and then? CJ. Welcome, guys. Welcome to Net 25. At palapakan naman natin, studio! Husay naman! Husay naman talaga ng last section ba? Okay, last section. Bakit last section? Last section. Hindi po dahil nasa last section po talaga kami noon. Wala, dito yun. Kami lang po yung makukulit ata sa room noon. Since high school. Tapos hanggang sa nag-play college hanggang ngayon. Okay, kayo ba yung magkakaibigan na simula pagkabata? O kaya iba't iba mga sessionista kayo, nagsama-sama? Yung original po, magkaiba po kami lahat ng band eh. Tapos parang 2015, nag-start kami na mag-join force tayo. Tapos sali tayo sa mga contest. Tapos front act gigs. Tapos yun, hanggang ngayon po, magkakasama pa. May mga original kayo mga kanta. Yes. Would you mind telling us about itong inyong inawit? Yes, yung song po namin is, title nun is Big Honey. Para po yun sa lahat ng mga lalaking sa isang babae na nabibighani. Ewan ko po. Sana all. Okay. So, ito na. Ang tanong ng mga fans nyo, ang tanong ng mga nanonood sa inyo, saan kayo maaaring i-follow? Saan naka-upload itong ating mga awitin? Ayan, you can follow us at www.facebook.com/lastsectionofficial. Ganin din sa Instagram, TikTok, YouTube. Pwedeng panoorin yung mga performance namin and music videos. Lahat ng digital platforms, Apple Music, Spotify, galing. Yan. Pwede yung pakinggan lahat ng songs galing. Namin. Ganda ng kanta nyo. Thank you so much, bro. Ganda. Pero bilib na bilib kami. Sobra. Thank you, balik bro. Kayo, ha? Balik kayo pag yes, meron bro. Kayong ano, ha? Meron pang... Mamaya po agad. Mamaya agad, ha? Kaya lang kayo ng Mr. Donut. Ipasok ang Mr. Donut. Ayan, ha? May pa Mr. Donut tayo. Ayan. Okay, ipapasok natin yan. Okay, i-ready namin kasi alam ko magpe-perform kayo. Hawakan lang muna, babantayan muna namin yung Mr. Donut yun, okay? Ayan, ha? Kahit baka pwede makahingi ng chorus ulit, ha? Okay. Sige po. Okay, game. Itabi nyo muna para kay na CJ. Itago nyo para kay CJ yung Mr. Donut, ha? Gutom po yan, ha? Hindi ko lang halata. Magbabalik po ang Love Tone of Everything. Ito po ang Last Section Band! Sa siyang kaluwakan, sa iyong kagandahan, ang pinagdirito ko, umiibig sa iyo, sa siyang mangitalan, ibuk ng aking puso, hindi ka na mag-iisa. At ipipresenta ko sa inyo ang aming lockdown surprises. Ano-ano ito? Super Crispy Chicken Thighs, Bouncy Bola Bola, Asian Chicken Burger, Sotahon Gisado with Chicken and Squid Balls. Yan ang nanamnamin ninyo! Wala ba? Wala ba sa ito? Kalito na po, Kalutong Dasa, kada Sabado, 11 a.m. dito po sa Metro. Let's get together. Lemonade in the Philippines. Share a healthy cup with your loved ones in more than 50 branches nationwide. Open din po sila for franchising! Bisitahin lamang ang kanilang TikTok, Instagram at Facebook accounts para sa mga detalye. Be healthy! Choose healthy lemon. Aba, ngayon sa Sabado na po, ha? Oh! Ngayon, January 20 na, May Forever! Huwag pa
lalabasin January 20 na po, alas 7 ng gabi. Siyempre, pinagbibintahan. Ang cute ng songs! Oo, di ba Wilma yan? Wilma Galvante! Oo. Kasama siyempre, ang nag-iisang si Empoy Marquez at ang nag-iisang Alessandra De Rossi. Siyempre siya si Archie Alimanya. Kasama lang natin mga star-cada natin, si Dre Arias. At siyempre si Zach Francisco. Nariyan din. Si TJ! Si TJ Valderrama. At si Michelle Vito. Yes! Maraming lamang kahapon. Dami. Ayan, narin dami sila. Dami nila dyan, ha? Narin sila. Oh. Na magpapasaya at magpapakilig sa ating lahat. Maraming salamat po sa pakiki-hashtag NTE Throwback Thursday sa amin. Sabay-sabay natin harapin ang buhay with a smile. Kasama pa rin si Love! Tony Penn! Button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.